with us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. Moreover, I call God for a record upon my soul that to spare you, I came not as yet unto Corinth. Ready, go. Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy, by faith ye stand. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong masalita. We pray na ipoy, tapos na ang chapter 1. Makita namin yung pagkapala dito, Lord. Ito yung datang matutunan po ngayon. Salamat sa may mga birthday din po, Lord. Magpalaan niyo po rin sila. Kinamahabang buhay, kagamit-gamit sa inyo, Panginoon. Salamat sa mga bisita din at mga nakasama namin muli. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, pwede bang tabihan niyo itong mga kulits natin? Sino pwede dito? Ayan. Ayan, ako. Lari kayo dyan. Ito ka? Good afternoon mo sa lahat. Ito Chelsea. Ayun. Ah, siya may paso. Ikaw pumalit. And then, so, yan. So, dito po tayo sa, okay, nag-aaral tayo sa salita ng Diyos. So, may bisita tayo si Ate Ansel nga, no? So, Ansel, tama ba? Nashare ako siya kanina, kaso napabilis lang. Follow up ko muna kung may time pa, kaso may pasok din ako. Hindi ko alam. Pag hindi ako ina-update, ano, tuloy-tuloy lang. So, again, inaaral natin yung Bible po, no? Bakit inaaral yung Bible? Kasi, kailan lang, ayan. So, kaya tinatakil dati yung mga false teacher, di ba? Inaaral natin ang ginagawa nila, panluloko. Para, kung gusto malaman yung katotohanan, dapat pure. So, bago mo malaman yung pure na katotohanan, may makikita yung mga tao, ito yung mga hindi pure, ito yung mga mali. Kailangan mo i-identify yun, aralin natin. Ito yung mali, ito yung tama. So, para maging malinaw, di ba, Ansel? Kasi pag lumaki ka lang kung saan, katulad namin dati, lumaki kami sa Catholic, akala ko dati, Kristiyano na kami. Di ba? So, karamihan sa atin sa, mga, sa Pilipinas, ganyan. Kaya, inaaral natin yung, Bible para makita mismo natin dito kasi itong salita ng Diyos eh. Makita natin kung tinuro sa atin, yan ba eksakto sa kalooban ng Diyos, sinasabi ng Diyos, o baka netwist na, medyo na iba na. Kaya, ayan. So, last week, nag-umpisa po tayo sa 1 Corinthians, 2 Corinthians. So, ito po yung follow-up sa 1 Corinthians, di ba? Mahirap pa itindihin yun. Una, first, then second. So, pero, wala pa kasi text nun eh, no? Wala pa ang email. Kaya pag sumulat siya, matagalan. And then, makikita natin dito yung mga pinag natin. Nagkakamustahan sila, ganyan-ganyan. Wala maingay, wala maingay. Kaya nakita natin last week yung mga bumati lang naman siya dito pero more on sufferings. Okay, sinong hirap na hirap sa buhay dito? Wala naman eh, no? Lalo, natawa si Ate Glenda. Sino nagpapahirap? Ayan naman, di ba? Amen. Salamat nga po sa mga nanay dito yung nalaw niyo yung mga anak niyo, no? Pero sabi lagi naman sa inyo, mas maganda kung lahat kayo dito, di ba, Rapi? Minsan mahirap yung kaso, yun ang the best pa sa mga anak natin. Makita nila yung magulang nila din. Nagsisikap, i-please ang Diyos. Amen? Kasi pag nakikita mo, ikaw andito yung magulang mo, okay na rin, kaysa wala. Diba? Pero, itong mga anak ko rin, naglalakihan na. So, isang inakabahan ako kasi attitude na rin eh. So, lalo na kung mag-isa yan, oh, sige, bahala ako doon sa inyo, pumunta ka doon. Anong gagawin niya? Hindi mo alam. Maka-recover man, tagal. So, maganda yung andyan ka, tinututukan mo sila. Okay, ganito na actually yung nangyayari sa 2 Corinthians. Si Paul, actually, tinututukan niya yung mga taga-Corinthians. Kasi ang daming problema sa church. Bandang uli, iyakan nga tayo yan, di ba? Last time. Pero ngayon, pinapa-follow niya. Kaya, may problema, okay lang yan. Meron namang consolation sa Panginoon. Okay, sabi diyan, endure suffering. Meron tayong pag-asa. Ganun talaga. And then, so nagkukwento po siya dito sa kinuwento niya. Bakit siya nagkukwento ng problema niya? Di ba ganun ginagawa natin pag may nakita tayo may problema? Ano, iniwan ka ng asawa mo? Ako nga, tatlong beses iniwan. Mga ganun ba?
Pag nagkwento ka kasi, parang makaka-relate siya. Okay? Ang problema mo, anak mo, kasi hindi pumapasok. Yung anak ko nga, loko-loko rin eh. Ganun. Tapos, ay, pero, na-revive. Ibig sabihin, natuto. Diba? Tapos magkakaroon ng comfort ngayon yung ibang tao na, ay, ganun pala yung, ibig sabihin, pag-asa pa pala ako. Amen. So, ganun ginagawa po ni Paul dito. Siya, grabe, naisa-isa niya po dito yung mga, yung mga naranasan niya sa paglilingkod sa Diyos na mga, tawag dito, problema, especially sa mga kalaban na ng Diyos. Okay? Kaya, pero nagtapos po tayo doon yung, alala ko yung another title last week is yung sentence of death. Ibig sabihin, gusto mong manatili sa gawain at pinagpapala at nag-abound, kailangan sentensya mo yung sarili mo na patay ka na. Total, ligtas ka naman na eh. Saka matatakot. Eh ngayon, mga Pride Month na naman daw. Amen? Sinong takot din sa bakla? Dati hindi tayo takot dyan, pero ngayon, pag mga kumpanya na yung mga nag-ano, sinusulong, gobyerno na, parang takot ka na eh, sinuportahan ni Isko yun. Ibig sabihin, guro, okay lang yun. Eh kaso yung Bible, di siya sinuportahan. Galit ang Diyos sa bakla. Hindi niyo pa alam. So kaya sinasabi na naman sa akin kanina nung sa Facebook, galit ka siguro sa mga bakla. Talaga. Pero hindi ako. Ang Diyos ang una. Amen? Huwag ka sa akin mag-focus. Eh, ganyan yung mga yan eh. So, huwag kayong matakot dyan. Kung nag-preach tayo, nasalita ng Diyos, preach natin lahat. Amen? Eh, yung mga maraming Kristiyano ngayon, mga pastor-pastor, pastora pa, okay lang sa kanila yan. Kasi hindi naman sila sa tapat sa Diyos. So, sa Diyos hindi okay yan. So, hindi tapat sa atin. Kaya yan ang topic natin sa linggo. Amen? Kasi nag-trending yung aking post. Salamat naman. Ninakaw ko lang naman yun. Pero yun ko, nag-trend. Last year pa nga yun eh. Topic natin yan. Amen? Kasi ginaaway tayo. Talagang agenda nila andun eh. Hindi laban ako laban, di ba? Dahil ako maging bakla yung mga lalaki dito, mga babae, ako maging tomboy. So, lalabanan nila tayo. Grabe yung propaganda nila. Eh, labanan natin sila ng salita ng Diyos. Amen? Walang panama yan. Huwag lang silang, huwag lang tayong, ano, absent nga. Kasi wala. Anyway, sabi dyan, yung ang another title natin last week, yung Rejoicing in the Brethren. Ibig sabihin, kung masaya ka dapat, masaya ka sa mga kapatid. Hindi yung masaya tayo dahil may bago tayong TV. O buhay nga tayo walang TV. Amen? O buhay tayo walang aircon. Mahirap lang. Pero kaya. So, ang hindi mo mawala sa church, yung mga kapatid. So, yun nga gusto natin. Maakay yung bawat isa. So, dapat masaya tayo. Ngayon, kung hindi ka masaya sa kapatid, isipin mo, bakit? Anyway, tapos na pala tayo last week doon. Kaya tutuloy po natin, ang tema po naman natin ngayon, matatouch po yung napaka-importanting topic about, again, kaligtasan. Okay, sinishare ko kanina kay Ansel. So, are you saved? Sigurado pa sa langit? Sino sigurado sa langit? Namatay? Taas kamay? Oh, walang gaya-gaya yan, ha? Siguraduhin nyo. Pero karamihan kasi dito naman, na-share na at na-ano natin. Kaya ang title nito is Earnest of the Spirit. Okay? Earnest of the Spirit. So, umpisa natin dito. 15, and this confidence I was minded to come unto you before that you may have a second benefit. So, gusto raw ni Paul na bisitahin kasi again, wala silang Skype, wala silang Facebook, wala silang wala. Kaya pag makakausap mo yung tao doon, pwede mo sulatan. Pero talagang gusto mong kaano, pupuntahan mo yun. Eh sa layo nun, nahirap, di ba? Kaya, kaya sabi ni Paul dito, gusto niyang puntahan yung mga tao, bakit? Marami pa sing ano yun, lalo na pag teacher ka, yung mga estudyante mo, tinuruan mo dati, siniwanan mo. Ano ang ginagawa na ngayon nun? Di mo alam. Kaya gusto niya puntahan. Yung second benefit dyan, hindi ko maano kung ano yan, pero parang ito yung ano yan eh, yung parang matuto sila. Ganun yun. At nasabihin pa nga dito, ilang beses niya nang gustong pumunta, pero bandang uli, hindi siya pumunta talaga, sinadya niya. Kamaya, punta tayo doon. Ganyan, ganyan.
And to pass by you into Macedonia and to come again out of Macedonia unto you and of you to be brought on my way toward Judea. So gusto niya talagang puntahan, pero hindi niya pinuntahan. When I therefore was thus minded, did I use lightness? So dito tayo mag-umpisa. Ayan na, lightness. Ito na. Hindi sanay si ano dito. Ansel. Dito kasi hard preaching. Okay? Ayan na kasi. So sabi siya dito, si Paul, nung 1 Corinthians, alam niyo naman yung mga church, may mga problema nga. Kaso, hindi yung problema, buti nga lang kung problema, pera eh. Yung pera pwedeng kitain, di ba? Ang problema talaga sa church, yung mga makulit, hindi nakikinig, tapos gagawa ng anong abulastugan. Yun ang problema sa church. Kasi nagkakahawa-hawa yan. Pag meron ditong isa, may ginawang kalokohan, makikita ng iba. O di ba sabi sa church, dapat maayos, nakapantalon tuloy. Nakapalda yung babae, tapos mahaba. Tapos makikita mo yung isa, maigse. Simple pa lang yan. Eh, paano kung yung isa, kung nari, may boyfriend, girlfriend. Ay, nakita ko siya, no, di ba? Bawal yung bastoro. Oo nga, eh. Bakit ba? Yan ang problema sa church talaga. Kaya sinasabi ni Paul ngayon dito, oy! Sino ba yun? Ha? Lumipat ba? Hindi, ito. Yan. Wala. Ba yan? Mo kontra eh. Okay, pag sinabi pong lightness, ano yung sabihin ng lightness? Sino dito ang gusto ng ano? Kahapon kumain kami, salamat no. Medyo kumain lang sa restaurant. Eh, yung kinainan namin, mayroong medium, may hot, may extra hot. May ano, medium lang. Mga sauce ba? Yan masarap eh. So, sino gusto nito yung pinaka-pinaka? Depende, di ba? Alam nyo ba, sa mga pastor, ganun din minsan kasi. Pag may makulit talaga sa church, mas sumisigaw si pastor. Di naman tayo, ano, kailangan ba si pastor? May kaaway. Kaya kasabi dyan, nakita nyo na. Wherefore, I therefore was thus minded, gustong, ang utak ko ganito, did I use lightness? Ibig sabihin, para ba siyang, parang ibang churches yung ginagawa? Oh, praise the Lord, puro saya-saya lang, saya-saya. Ganun ba si na Paul? Hindi pwede yun. Lalo itong mga batang to, kahit pumupunta sa church, si Pasto, parang naipagbulahan lang dito, puro pakyut. Puro pera-pera. Sa palagay niyo, magbabago yung buhay niya mga yan? Mga yan? Palagay niyo? Hindi, mukha naman mabait. Mukha, iba yung mukha. Meron dyan, nagwawala na pala. Nag-TikTok na pala kung ano. Eh, yung TikTok, matindi yan kasi kita ng marami yan eh. Kalandian mo, sinabog mo pa. Eh ngayon, alam ko naman yung iba sa inyo, parang laro lang yan, di ba? Meron kaya nga, inaano natin yan eh. Kaya inaaral natin. Hindi tama yan. Amen? Ngayon, kung mag-TikTok ka, nag-share ka ng salita ng Diyos, may ganun din. Isip-isip ko lang, bakit ka dyan mag-share? Parang nga siguro, parang Facebook din, pwede na naman yun eh. Aso ang naman ko. Anyway, so kaya hindi siya light. Hindi siya yung, ay, okay, makulit. Ay, okay, makulit. Ay, okay yung ano, mag-live-in ha. Bad dyan, okay, ganyan. Hindi ganun si Paul. Diba nakita niya sa 1 Corinthians? Halos binumura niya na yung ano eh. Hindi naman. Bigay niyo na yung kasatanas! Nagbabasa ka siguro, no? Pero yung nasabi niya eh. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng light-light. Kaya sabi, on the things that I purpose, do I purpose according to the flesh? So medyo nag-iba ng konti dito. Pag sinabing purpose, ginagawa ko ba yun para lang magpapogi, magpa-cute, magpasikat. Ganun ba si Paul? Pag nag-preach siya ng matindi, ay parang makilala. Hindi ganun. Ang purpose niya ay, nakita natin mamaya, pero yung dapat niya ang i-purpose. Hindi sa laman. Ay spirit. Amen? Hindi, spirit na yan. Laging ano yan. Iba, hindi na maintindihan kung ano yung spirit eh. Kasi ibang mga nag-preach, puro spirit of the Lord. Tapos kung ano-anong
kalokohan gagawin. Holy Spirit, come to us! Hindi pa ligtas yung mga yun. Kasi wala pa silang Holy Spirit. Eh. Tayo, ligtas na tayo. Amen? Holy Spirit, nakatira na sa atin eh. So, hindi natin inaabuso yung Holy Spirit. At mali-mali yung turo. Hindi ganon. So, not according to the flesh, that with me there should be yay, yay, and nay, nay. So, mag-aral muna tayo ng dalawang salitang simpleng-simple. Kasi baka hindi naitindihan eh. Hindi nyo nga nabasa kanina eh, di ba? Pag sinabing yay, ano yung yay? Kahit nyo, ginagamit pa rin yan, di ba? Yung mga kumakanta, yeah! Kahit sa ibang language, alam ko, marami. Why din ang umpisa ng yes nila eh. Tayo lang mali, oo tayo eh. Sa kayo Greek, parang nay. Pag sinabing ne, sa Greek, no yun. Ah, hindi, yes yun. Baliktad. Anyway, madali lang po yan. Ulitin nga, simula sa ngayon, dapat alam nyo na to kasi mababasa nyo to sa Bible. Pag sinabing yay, yes. Yung nay, ano yung nay? No. O, tapos. Ngayon ha, maintindihan natin ha. Ngayon, babasahin natin ngayon. Pero actually, may ibang ibig sabihin pa siya din sa yay tsaka sa nay. Na medyo mas malalim ng konti. Pero iwo-walk ko kayo, hindi kayo mahirapan. So, ulitin ko dito, verse 17. Wherefore, I therefore was thus minded, ganito ang utak ko, hindi ako light, may purpose ako, hindi according to the flesh, that with me there should be yay, nay, yay, and nay, nay. So, ano yung oo, hindi, hindi. Amin, makikita natin. But as God is true, our word toward you was not yay and nay. Okay, tanda niya. Masdan nyo. Pag sa Diyos daw, hindi yes and no. Ano sabihin nun? Ibig sabihin, parang di ka sigurado, di ba? Yes, yes ba o no? Yo, yes. Ilan nyo dito. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me, and Silvanus, and Timotheus, mga kasama niya, was not yay and nay, but in him was yay. Ibig sabihin lang, hindi, hindi ganon. Ano sabi niya? Puro yes. So, ibig sabihin lang po, ganito yan, simple lang. Sino nag-iingay? Ibig sabihin lang po, pag nag-preach daw si Paul, sigurado. Yun lang kung sabihin yan. Amen? Hindi yung parang hindi ka pa, hindi ka sigurado. Hindi, ibig sabihin, sigurado yun. Paano mo na sabi, Pastor? Sabi mo sa, ano, tingnan mo sa next verse. Sabi dyan, for, okay, because all the promises of God in Him are yay. Ibig sabihin, sigurado yan, oo yan. Pag nangako siya, kanina, inaano ko si Ansel, di ba? Sabi lang, pag nag-soul winning tayo, itong mga ibang preacher, hindi sila sigurado sinasabi nila eh. Kaya pansinin mo yan, kahit niya sa bading na naman na yan. Ilan lang, si Rick Warren na naman, kasi siya yung lumalabas dun eh. Ilan naman si Rick Warren? Sikat na sikat, mayamang pastor. Tinanong ngayon siya, kayo ba, okay lang ba kayo sa mag-asawa yung lalaki sa kayo lalaki? Eh, Christian leader yun. So, ano gagawin niya, di ba? Nasa mainstream media siya, sabi niya, hindi ko pwedeng sabihin mali kayo, pero sa amin kasi mali yan. Parang ganun sinasabi niya eh. Ano may sinabi niya? Natawa nga ako kasi eh. Hindi ako naintindihan eh. Sabi na nag-interview sa kanya eh. Ito nga sinasabi ko sa iyo. Born that way ba sila? Ibig sabihin, pinanganak ba sila? Bakla na. Importante yun eh. Tama yung nagtatanong eh. Hindi ko alam si Pierce ano ba yun. Basta parang, alimutan ko yun. Basta yung, hindi siya reported, pero hindi ko alam ba't siya nag-interview. Pero sabi sa kanya, hindi, ano ba? Pinanganak ba silang bangla o hindi? Sabi ni Nick Warren, maaring pinanganak, pero maaring hindi. Pero, ako may mga desire akong mali. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na mag-desire ako. Hindi ko, parang gusto ko. Gusto kong patayin si ganyan. Kunwari lang, ha? Gusto ko yun, pero medyo tama niya sabi niya, pero mali pa rin yung application. Sabi niya, dapat hindi ko gawin yun kasi mali yun eh. Tama naman, di ba? Kaso, paano nga sa kanya, paano nga yung mga bakla? Kung pinanganak silang bakla, ibig sabihin, gusto niya kapwa niya lalaki, di hindi mali yun. Kasi gusto niyang, pinanganak siyang ganun eh. So, medyo pahiya siya dun eh. Kasi nga, malambot, karamihan ngayon ng mga ibang preacher dyan, malambot ang stand nila sa ganung mga topic.
So sa atin, solid tayo dyan. Kasi kung ano sinabi ng Bible, pinaniwalaan natin, yun ang tama, yun ang susundin natin. Ngayon sabihin natin, hindi, tao rin naman sila eh. Tayo, tao rin, nagkakamali. Malaki yung pagkakaiba natin dun. Yung mga bakla, according sa Bible, ang parusa ng Diyos sa kanila yon, hindi sila pinanganak na ganun. Kung pinanganak silang ganun, eh, hindi nga kasalanan yun. Kasi ganun sila pinanganak eh. Yun ang laging propaganda nila. Iba sa atin, walang alam. Kaya bandang huli, pag tinanong ka ngayon, oh, payagan natin yung mga baklang pakasal. Parang mali, mali talaga yung kaso. Hindi mo alam kung paano mo atakihin yun. Hindi mo alam yung Bible eh. Pero pag alam mo, hindi mahirap. Okay, ba't pa tayo napunta doon? Yun nga, pag pangako ng Diyos, sigurado yun nga. Pag nag-soul winning tayo, ano? Matibay tayo dyan kasi alam mo, sinabi ng salita ng Diyos, pag anak ng Diyos, sigurado sa langit. Amen. Eh bakit yung iba pag tinanong mo ngayon, sigurado ka ba, ligtas ka? Matagal na po ako nag-church, di ba? Naalala ko yung office mate namin eh. Sumasama pa ng Bible study namin kasi nga, Christian. Hindi ko alam, wala lang siya mapuntahan. Pero atin-atin siya ng, ano ba, CCM ba yan? 3.5 years na siya nag-a-attend doon, sabi niya, ligtas ka ba? Sabi ko, oo, ganun siya. Hindi sigurado. Kasi sa CCM po, sa mga Katolik kung saan man yan, hindi naman katulad natin yan. Amen? Na isa-isa yung tao, sisharan mo, sigurado maliligtas. Hindi sila ganun eh. So, kaya strong tayo dyan. Anyway, balik tayo dito ngayon. Kaya yung mga pangako ngayon ng Diyos, sigurado. Hindi yung pinangako na niya. Pinangako ba ng Diyos yun? Oo. Sigurado kayo mangyayari yun? Ewan ko. Patay. Oo po na. Beto siya, ano, iniwanan niya pala eh. Ano, buti na lang. Oo, Robert na, pulang. So, yun lang po ibig sabihin, no? Pag pinangako ng Diyos, sigurado, yes yan. Now he who established us with you in Christ and not anointed us is God. So, pinapaalala lang niya ngayon, oh, hindi basta-basta tayo. Sino ba nag-anoint sa atin? Ha? Sino nag-establish sa atin? Mga Kristiyano. Kasi po, pag mahina nag-establish, mahina din ang in-establish, kung sino man niya. Either business yan, o yung mga, ito nga, mga anak natin. Kaya sinasabi siya, turuan natin ang maayos. Ito ngayon yung mga, hindi naman ako sino, may mga Marcos ba dito? Wala naman sana. Meron? Hindi niya ba inabutan niya? Ilang tao na ba natin, Malu? Ilang tao na? 41. Inabutan na natin yan, ha? Hindi ba totoo yung sinasabi nila? So, yan, pag hindi tayo naturuan, ano, madali tayo isway. Kaya yun ang nakita ko dyan. Nakita ko rin yung mga ibang ano ni Marcos eh. Kaya siya nila yung mga dilawan. Eh sa akin, no, pareho lang yung mga yan. Hindi ibig sabihin loko-loko yung isa, ikaw hindi na. Kaya pansinin yung mga propaganda nila ngayon, laging ganun eh. Sisihin yung isa, tapos kami parang patawarin nyo na kami. Eh di ba yun? Yung politiko ka, lingkod bayan ka, tapos nagkasala ka, tapos sorry lang. Nakakasal, di ba? So kaya dapat establish natin mga bata, matanda, sa salita ng Diyos, yun ang sinasabi ni Paul. Kasi pag hindi, mahina yan. Ang church, mawawala lang yan. Katulad yung mga churches ngayon, hindi naman mga totoong churches. Okay lang sa kanila, magpalit ng Bible, okay lang, kasi hindi sila na-establish. Okay, so hindi tayo ganun. Ang mag-establish sa atin, manig, ang mag-establish sa atin, salita ng Diyos. At inanoint tayo ng Diyos, especially yung mga lingkod ng Diyos. Kaya sabi dyan, hindi tayo mag-ano, ha, tatapos. Aga pa pala. Who had also sealed us. So sa inyo narinig yung sealing of the Holy Spirit. Ephesians, di ba? Puntahan natin. So kasi, ganito po ang kaligtasan sa Bible, hindi katulad sa iba. Ano ba yun? Nakalimutan ko eh. Ayan, sakto. Okay, ready? Pakibasa nyo. Go. And did not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ulitin ko, grieve that the Holy Spirit of God, whereby ye were sealed unto the day of redemption. Alam nyo ba sa ibang Bible, sa NIV, nag-iba na po yan. By the way, sa NIV, ganun, walang siguradong kaligtasan sa ibang Bible. Ito, malinaw, ikaw ay nagkaroon ng Holy Spirit, kaya huwag mo daw siyang i-grieve kasi hindi siya umaalis dito eh.
At sabi niya, whereby ikaw ay sinelyuhan. Sinelyo ka, ibig sabihin, sigurado, hindi mabubuksan, hindi mapepeke, hanggang kailan daw? Until the day, unto the day of redemption. Kailan bang kaligtasan? So ngayon, sigurado tayo sa langit kasi anak tayo ng Diyos, may pangako na. Yung sinasabi rin naman sa, sabi sinabi, earnest of the spirit. Dito ata rin yun, sa 2 Corinthians. Anyway, pag ligtas ka na forever. Sinelyo ang ano eh. Amen? Batan niya si Ansel. Hindi kita makita. Gusto mo dito? Bakit? Nahihiya ka? Ako din eh. Anyway, so pag ikaw iligtas, anak ka ng Diyos, sigurado ka sa langit. Again, hindi yan tinuturo ng iba kasi nga sablay-sablay na yung mga yan. Wala siyang sigurado dyan. Gusto lang na sa Christianity, ang saya, yung acceptance, may brother-brother agad dyan kahit di ka kilala. Hindi tayo ganun. Sinisigurado natin ang kaligtasan. At sabi dito, ang Holy Spirit na nag-seal. So, hindi mo pwedeng pigiin yan. Amen? Naalala niyo yung isa sa mga kasalanan daw na hindi nakapatawad? Ano yun? Blasphemy of the Holy Spirit. Sabi, pwede mong murahin si Jesus, pero pag ang tinira mo na yung Holy Spirit, wala ka ng kaligtasan. Hindi ka na pwedeng maligtas. Amen? Amen ba? Natulog na ata kayo eh. Makinig mga bata ha. So, ulitin natin. So, tayo sinelyuhan, may sinigurado ang inyong kaligtasan. Na sabi diyan, given the earnest of the Spirit. Ibig sabihin ng earnest, parang down payment. Yan ang pinakamagandang ano sa atin ngayon, yung earnest. Ibig sabihin, sigurado akong bibiling ko yan, kaya ito yung down payment. Parang ganun. Naitindihan nyo ba yun? Hindi pa naitindihan nyo iba, no? Ibig sabihin, ako nari, si Brother James, katulad yan ba, nag-offer na naman yung isa ng ano, sasakyan, mas mura, Toyota. Kaso 98 model, high ace. Pero mura na eh, kaso, ewan ko. Pag sinabi, kunwari, oh, magda-down payment muna ako, wala, huwag mo na ibebenta sa iba yan. Ganun ibig sabihin nun. Hindi, kahit maraming kumuha sa kanya nun, eh, naku, may nag-down payment na. Ibig sabihin, sigurado na doon ko ibibigay. Entendido ba yun? Down payment. Ibig sabihin, ang laking pera yun. Pag hindi ko kinuha, hindi ko na makukuha yun. Ako, kunwari, ako nag-down payment, hindi ko na makukuha yun kasi nga down payment na yun eh. Kailangan buuin ko yun. Okay? So, ganun po yung ginabi. Ilang beses po sinabi sa Bible yan na we're given the earnest of the Spirit. Ibig sabihin, binigay na nga ng Diyos yung Holy Spirit niya sa atin, tapos bandang huli, hindi tayo ligtas. Ano yun? Diba? So, hindi pwede yun. So, kung binigyan ka ng Holy Spirit ng Diyos, naligtas ka, tumanggap ka sa Panginoon, nakilala mo siya, hindi ka pa ligtas ngayon, as in, hindi ka pa, wala ka pa sa langit, pero sigurado na yun. Kahit yung may pagkakaiba, kaya minsan kasi, yung iba kasi, naasar tayo, ligtas ka na ba, hindi ka pa, wala, nasa langit ka na ba. Ibig sabihin, anytime mamatay ako, sa langit ako, yun yun. Yan po yung earnest of the Spirit, sabi diyan, in our hearts. Intindihan? Kaya yung hindi pa ligtas dito, si Junya, ligtas ka na ba? Sigurado? Ikaw, Adam. Siguraduhin niya lagi yan kasi marami dyan kaaligid. Marami dyan. Nililito, marami yan. Pag humakot ng tao yan, napakarami. Ang iglesia ni Manalo, di ba? Ganun yun eh. Lalo yung Catholic eh. O default ng Pilipinas sa Catholic eh. Di ba? Tapos gagawin sa'yo, huwag ka nalilipad. Dito tayo pinanganak. Dito tayo mamatay. Kaya ang hirap iwin yung mga yan. So, pero tayo naligtas, andyan ang deposit ng Panginoon, Holy Spirit, siguradong ligtas ka. Move on tayo, sabi dyan. Moreover, I call God for a record upon my soul that to spare you, I came not as yet unto Corinth. So, medyo tumalun siya dito, no? Kasi nga, ganito agad yung kwento, ha? Ang kwento doon sa 1 Corinthians 1, galit na galit na si Paul. Kasi di ba, may ilong-ulong doon. Sabi nyo, oh, parusahan nyo na yan. Tapos ayaw pa nila. Galit na galit na si Paul, no? So, kumbaga gusto niyang, ano, parang yung mga anak ko minsan, pag naglalaro yan, okay lang, di ba? Pero mamaya, nag-aaway na, nagkakagulo na, gusto kong parang, gusto kong pag-untugin eh. Pag kaya pa ni Mrs., sila na, si Mrs. lang, asabihan lang. Pero pag ayaw na talagang makinig, ako na pupunta dyan. Atay, nito na siya, no, nag-aaway, hindi nakikinig.
ako na yung pupunta. Parang ganun si Paul. Nababalitaan niya lang yung mga ginagawa nitong mga to. Ano? May ginawa silang ganun? So, ibig sabihin nito, hindi siya nagmamadaling pumunta doon kasi binigyan na sila ng instruction. Yun lang ibig sabihin nun. So, anong lesson natin dyan? Ganito lesson dyan. Pag kayo sinabihan na, eh maganda nga meron na tayo ngayon technology, pwede kang tawagan. Diba? Pag sinabihan ka na, oy, Christian, nari lang. Tigilan mo na yung kalokohan, ako nari lang. Ano dapat mong gawin? Tigilan mo na agad ng mabilis. Para pag dumating pa si pastor dyan, anong gagawin sa'yo? Baka mapahiya ka pa, bandang huli. Pag napahiya ka, galit ka. Pag galit ka, alis ka na sa church. Hindi nag... Kung sumunod ka na nung una, di walang problema, di ba? Sumunod na mabilis. Ganun ang konsepto dyan. Kasi sabi ni Paul, hindi talaga ako pumunta. Sabi niya, to spare you, I came not. Ayoko maaga kayong pagalitan dyan. Okay, so, nakikita niyo yung mga action nila, yung mga poses dati. Masaya to eh, kaso minsan may mga problema din. Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy by the faith. For by faith is that. So, dito ulit tayo ha, tagal tayo dito. Nakakita ba kayo ng pastor na dinidiktahan yung mga tao niya? Merong ganun po. Kilala ka? Alam si Kuya Buloy daw, hindi naman totoong pastor yun. Pero, iba kasi nagkakaroon ng ganun. Alam niyo ba yung mga pari dati? Sino nakabasa na yung mga El Fili, no? Limitangire. Nabasa niyo na ba yan? Grabe po ang kapangyarihan niya mga yan. Kasi inabuso nila yung salita ng Diyos. Pero siyempre, pag naniniwala yung mga hari dyan, ako, makagalit sa akin si Pope, di sa impyerno ako pupunta. Nakakawa rin itong mga to, pero inakala nila eh. So, pero sa Bible pala, hindi ganon. Ako, may pinilit na ba ako dito? Psst, atin ka mamaya, ha? I-encourage lang kita, pero hindi kita bandang huli. Diba? Hindi kita papaluin or something. Diba? Ganon pala, dito si Paul na to nagsasalita eh. Sabi niya dito, wala naman akong dominion sa pananampalatayo. Maniwala ka, sigurado ka sa langit. Okay? Okay, claim! Claim niyo lang, magiging mayaman kayo. Ha? I-claim mo yan, sigurado yan. Amen? Amen. Kahit di sila naniniwala, kahit di nila naintindihan. Hindi tayo ganun. Amen? Kahit ang mabaptist tayo, lahat dapat tayo ligtas dito, pero alam ko nga hindi. Kasi iba, hindi pa nakikaintindi. Yung iba, pagkunwari, iba, may ibang kaso. So, gagawin natin yung pananampalataya mo. Ikaw lang may-ari niyan, ha? Kaya isa sa mga Baptist distinctive, yan yun. Ang tawag nila is individual soul liberty. Pag sinasabi ko, kunwari, bawal yung ano, nakapantalon sa babae, eh ayoko eh, ano ba? Hindi kita pipilitin. Amen? Pag sinabi kong babae, dapat long hair. Sana ganun kayo, sumunod kayo, kung marunong kayo, susunod kayo sa Diyos. Pero kung ayaw nyo, hindi ko kayo sasabunutan kasi nga, something, di ba? Hindi ka pwede umatin. Ang pinagbabawal lang natin ngayon, naulit ko sa inyo, yung bakla, tomboy, yan ang bawal dito. Tapos, yung mga maingay, na hindi naman bata. Okay, so, but helpers for your joy, of your joy. So, kasi ang taong ligtas, masaya yan, di ba? So, ganyan, tutulungan lang itang paano ka pagpapalain ng Diyos? Paano ka magagamit ng Diyos para marami ka ring reward sa langit at saka dito? Ganun lang ang likod ng Diyos. Tandaan nyo po yan. Kaya iba sa inyo kasi tinetrain na natin, di ba? Itong mga to, yung preaching ko nung kailan ba yun? Nung last week ata. Tama, di ba? So, inaalalayan natin yung kapatid. So, ngayon, napansin nyo dito yan, makukulit. Anong gagawin mo dyan? Kutosan mo. Naku, patay tayo pag nabalitaan. Kinutosan daw yung anak ko dyan. Naku, patay tayo dyan. Tsagain mo lang. Lahat tayo, tsaga-tsaga. Kasi nga, helpers of your joy. For by faith is stand. Ibig sabihin ng for by faith is stand, ikaw maniwala. Sinasabi yung salita ng Diyos, katulad ngayon. Hindi ko ba yung pilitin na salita ko? Yung iba naman, ay, pag di ka sumunod, ganyan. Ginagawa ba akong ganun? Napansin nyo ba? Tuturo lang yung tama, tapos ikaw yung bahala mag-respond. Kung ano yung sinabi ng pastor, ano yung sinabi ng salita ng Diyos,
Depende doon kung gaano ka naniniwala, susunod ka. Yung po yung sabihin niya, for by faith, ye stand. Kung iba sa inyo, hindi na pala nanampalataya, andito lang dahil andito yung nanay mo, tatay mo, kaya maraming ganun eh. Pag hindi strict yung nanay, tatay, hindi naturuan talaga nung anak nila. Magtataka dyan, ito lumaki sa church, bandang huli, hindi pala ligtas. Nangyayari yun. Pag hindi natutukan. Naintindihan ba? Individual tayo. Makinig ka, ngayon yung mga bata yan, ang maganda sa bata, pwede mong pasunod kasi nga bata, anak mo yan eh. So anak, ganito ha, punta tayo sa church. Sige po, ganun. So pero hindi automatic maliligtas yun, hindi automatic matututo yung lahat ng bagay sa Bible. Diba? Pero unti-unti, inaabot natin sila. Amen? Ganun ang pananampalataya, walang pilitan. Kabaligtaran lagi yan, pag pinilit ka, walang pananampalataya. Pag may pananampalataya, hindi yan pilitan. Andan nyo yan, lahat nasasabi yan, okay? So, move on tayo. Marami pa tayong oras eh. So, sa chapter 2, actually, itutuloy lang po niya, okay? Kaya, dito natin malalaman siya sabi ko kanina kung bakit gusto niya pagalitan na itong mga to. Ito, makikita nyo. Kaya sabi niya, no? But I determined this with myself that I would not come again to you in heaviness. Sa Tagalog, kaya hindi daw siya pumunta agad. Kasi ang balak pala ni Paul, pagbalik niya, kasi miss na miss niya yung mga kapatid eh. Tapos babalik siya doon sa galit, tapos hindi niya pa nabago yung dapat nilang baguhin doon. Eto siyempre, darating ko na, nandun pa yung fornicator, nandun pa, dinatnan niya. Kapag nandito pa yan, sabi ko, palayasin nyo na yan eh, kasi meron silang ganoon sa 1 Corinthians. Andito pa rin. O kaya hindi nyo pinagalitan, sabi ko, pagalitan nyo, tiwalag nyo muna, disiplina, tapos hindi nyo ginawa. So ano mangyayari doon? Siyempre, galit si Paul. Eh, ang ginawa niya, medyo dinelay niya. Okay? So, I said, for I make you sorry. Okay, ginawa niya kasi yon sa sulat. Okay? Matindi yung preaching niya doon, di ba? Sabi niya, bigay mo kay Satanas yan. Eh, sabi niya, who is he that make it me glad, but the same which is made sorry by me? Sa Tagalog, yes, naaasawa ko sa inyo, Robert, Ashley. Pero kayo din yung nagpapasaya sa akin. Yun ang sinasabi ni Paul. Kaya hindi niya gustong alis dito, ha? Ah, ganun nga, balik dito. Hindi siya ganun. So, ganyan din tayo. Habang kayo, natututo kayo, mga teens natin, mahirap talaga maglingkod sa Diyos, parang last week natin. Amen? At the same time, minamahal mo sila. At the same time, papagalitan mo sila. Parang magulang ka, eh. Amen? Kaya sabi niya din, eh, ako alam ko na medyo naasar kayo sa akin. Kaya sabi dito, I wrote unto the same unto you, lest when I came, I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice, having confidence in you all that my joy is the joy of you all. Yun nga, kasi gusto ko masaya-saya tayong magkita-kita. Kaya minsan, pansinin nyo to. Pag kayo pinapagalitan, for example, ano may pinapagalitan madalas? Yung mga young people na naman, sa nakipag-boyfriend ng ano, unbeliever. Di ano yan, mainit na agad yung mata sa'yo. Gusto mo ba yon? Siyempre, ayaw mo. Eh, kaso, love ako eh. Baguhin mo na yan. Pwede na may... Ito ha, kanari, si Yesha, may naliligaw na... Anong gagawin mo? Unbeliever. Ito kasi yung dalagan-dalagan na eh. Laki kasi eh. Anong gagawin mo? Para nagkakalinawan tayo. Share-sharean mo muna. Sino mag-share? Pakilala mo dito yun ang the best. Kasi pag ikaw nag-share, asarin ka lang nun eh. Ang tanggapin mo sa Panginoon, tinatanggap kita. Ikaw ang tinanggap nun, hindi si Jesus. Ha, dali mo dito, pakilala mo sa mga lalaki natin dito, ilatisin natin, baka badingin eh. Hindi. Maganda, lalaki sa lalaki. Amen? Dali mo dito, pakilala mo sa magulang mo, pakilala mo kay pastor. Yan ang the best. Amen? Ilana? Bata pa naman to eh. Pamela, ganon. Sabi ko lang sa inyo, para alam nyo, ha? Jana, ha? Alam naman na Jana yan. Wala pala si Jamie, no? Kaya sabi dyan, ayoko magalit sa inyo, pero, magagalit talaga ako pag ano kayo, di ba? Hindi yung ginagawa yung dapat yung gawin. Kaya sabi dyan, for out of much affliction and anguish of heart, I wrote unto you with many tears, not that ye should be grieved, but ye might know the love which I have more abundantly unto you. Kaya yung sinulat niya yung 1 Corinthians, galit na galit siya doon. Talagang binuhos niya lahat eh.
Ang nangyari ngayon, iyakan sila. Uy, galit na sa atin si Paul. Ano nangyari? Kasi loko-loko tayo. Sorry na, sorry na. And if any have caused grief, yet not grieve me, but in part, but I may not overcharge you. So, kasi sabi lang yan, hindi naman talaga galit na wala na tayong pansinan. Diba? Hindi naman ganun. Intindihan niyo ba yun? Parang si pastor din dito madalas, diba? Sinabi ko, galit ay galit, tapos mamaya kakabig na. Ibig sabihin, hindi naman gusto kayong galit na galit tayo pag nakita mo si pastor, puro galit. Hindi ganun, diba? Kahit sa magulang niyo, ganun kayo. So, hindi naman overcharge. Kung gusto lang niya, matuto kayo. Ganun po tayo dyan. Pag sinigawan kayo, pag pinagalitan kayo, pag tinawagan kayo, pinunta kayo sa bahay. Diba? Ba't kaya ka nag-charge? O late ka lagi? Ano yari? Dati, active ka. Dati, nagkakabisado ka ng Bible. Ngayon, iba na kinakabisado mo. Diba? Sufficient to such a man this punishment which is inflicted on many. Yun yung sabi nga sa 1 Corinthians, ang ginawa na sila sa fornicator na yun, tiniwalag nila muna. Dinisiplina. Huwag ka muna nga atin. Wala, hindi na kilala muna. Kasi loko-loko ka eh. Ganon, ginawa nila. Dapat yun. Sa atin, gagawin natin yung kay Chloe pag hindi nakikinig. Di ba, Chloe? Nakikinig ka ba? Sige, pag hindi nakinig, palabasin para matuto. Huwag dito lang lumingon kasi. Ganon. Kung sakto yung topic pala natin eh. Kaya sabi dito, inflicted of many. Ibig sabihin, hindi lang dapat si pastor gagawa nun. Pag sinabi ko, tiwalag muna si Jana kasi nag-boyfriend ng unbeliever. Tapos si pastor, di galit. Tapos paglabas nyo, kaibigan nyo pa rin si Jana. Hindi ganun. Dapat lahat tayo. Ganun po ang church discipline. Baka dumating sa atin yan, dapat alam nyo na. Amen? Hindi natin, gusto natin mapahamak na siya. Gusto natin matuto siya. Amen? Tandaan nyo po, pag dumating ka, mangyayari sa inyo yun, huwag niyong asahan si pastor, ano lang. Okay lang yan, sige. Go. Hindi tayo ganun. Magagalit sa'yo, likod ng Diyos, pag sila, loko-loko ka. Ngayon, sabi din, so contrary wise, he ought rather to forgive him. Yun na. So nagsisi naman, anong gagawin na natin? Ang nangyayari kasi minsan sa church, kung saan man yan, lalo nga sa mga ganyan, yan, naalala ko naman yung politika, di ba? Diba, nung election, talaga magkakalaban doon kahit mag-asawa, kasi isa mahal ko, kasi isa nag-aaway na. Kaya ako hindi ko sinakyan, alam ko nga, loko lahat yan eh. Anyway, dapat maintindihan natin, kaya lang siya dinisiplina, hindi dahil sa gusto natin siya mamatay, gusto lang natin matuto siya. Ngayon, pag nagsisi na, kunwari nga, si Jana, bumalik na ba siya, sorry na po, hindi na ulitin. Alam ka naman di natin patawarin yun, di ba? So, gusto lang natin matuto, huwag mo naman sobrahan. E di, nagsisi na nga, tas, ano, gagawin mo pa yon? Next week, ganun naman. Ano, ayan, ikaw kasi. Hindi naman makakabangon yun, di ba? Hindi tayo ganun, di ba, Jason? Pag sinabihan ngayon niya, nagbago na, kunwari, sabi, mapag-aaten dito, dapat nakapalda. Kunwari lang, mababaw na example yan, ha? Kunwari lang. Tapos, nagbago na. Ano, magkakantalong ka pa. Hindi mo napapaalala yung makakalimutan na natin yon, amen? Pinapatawad na yon. Hindi natin gusto manakit lang, yung sinasabi ni Paul. Kaya sabi dito, wherefore I beseech you that you would confirm that your love toward him. Isabihin, oh, kaya katulad ni Ashley, hindi ka naman galit, hindi naman kami galit, di ba? Mahal ka namin. Kaya pag makulit ka, ang ganyan sinasabi dito eh. Kaya marunong tayo lahat yan. Mga, especially mga dog, mga kuya-kuya ate. Okay? Dapat alam nyo yan. Balance yan. Pag pinagalitan mo ngayon, mamaya, dapat alam niya, malaman niya na hindi mo siya hate. Ano lang, medyo lang. Kasi may ginawa siyang kalokohan. Pero, pag nagbago, alam mo naman na magbago, natututo naman ng mga bata. Amen? Mga kapatid. So, kasi confirm your love, ibig sabihin mo, pakita mo sa kanya mahal mo siya, hindi mo siya gustong mapahamak. For to this end, also, did I write? That I might know the proof of you whether you be obedient in all things. Nakakita niyo? Ulitin ko, ang Tagalog lang yan. Kaya ako ginawa yon para malaman kung maayos ba kayo, masunodin ba kayo. Importante kasi yon sa church. Pag hindi ka sumusunod, bakit yan dito? Yung tanong.
Kaya sabi dyan, to him you forgive anything, I forgive also, for I forgave, for if I forgave anything, to whom I forgave it, for your sakes forgave I it in the person of Christ. So, ganun lang, patawarin na natin. Ba't nabanggit si Jesus? Kasi nga, ang Panginoong Jesus, nagpatawad din. Dapat ganun ang utak natin. Hindi yung sakit ng ginawa niya eh. Hindi mo let go. Alam niyo ba yan? Nangyayari sa inyo yan. Baka, balitaan nga ako sa inyo, mag-aasara na ata kayo eh. May nasal ka, nagkamali siya, nagsorry na, tapos na, patawarin mo na. Amen? Lahat tayo dito natututo lang. Hindi tayo yung tipong magtatanim ng sama ng loob. Amen? Parang naalala ko lang napanood ko sa basketball, ganun eh. Eh, minsan batasuhan yan eh, di ba? Eh, kanina pala, dun pa lang, siniko na siya, dito siya gumante. Hindi technical siya. So, huwag ka nang gumante kung talagang ginantihan ka, dehado ka, pagpasa Diyos mo na yon. Amen? May kalalagyan niya, hindi pwedeng wala. Tandaan niyo po yan. Eh, ito, sabi dyan, lest. So, sinabing lest is, so, ano ba yung sabi niyan? Upang hindi, parang ganun yan eh. Lest Satan should get advantage of us, for we are not ignorant of these vices. Sa Tagalog, pag hindi kayo nagpatawaran, okay? Nasobra na yung galit, wala nang kapatawaran. Ano sabi dyan? Mag-a-advantage si Satanas. Gagamitin nyo na yung galit mo doon sa isa para hindi kayo maging maayos. Tapos magkakasira-sira na yung preaching, nag-upisito na maayos, dapat natututo kayo. Yung iba, blanco na. Kasi galit ka doon eh. Patawarin nyo yung inyong kapatid, opo, pero except itong isang to. Gusto nyo gano'n? Hindi. Sa halip na natutunan mo, hindi mo natutunan. Kasi hindi ka maka-let go doon sa dapat mong patawarin na. Okay? And sinabi pa dyan, ganda to, sabi na, for we are not ignorant of his devices. Ano sabihin nun? Hindi tayo ignorant. Ibig sabihin, alam natin yan. Isa yan sa ginagamit niya talaga. Yung mga pag-aaway-aaway, okay, mga chismisan. Sinabi niya, ganyan, ganyan. Naku, yung pag may hinahina ka, hindi mo na makakalimutan yun. Yung tingin mo sa kanya, demonyo na. Ang problema, chismis lang pala yun. Paano na? Biyoin mo yun. Nagkasira kayo dahil lang sa isang di naman totoo. Kaya sinasabi ni Paul dito, bihira kayo, ganyan na style ni Satanas, hindi nyo ba alam? Diba? Sino yung nagkasira-sira sa Bible dahil sa ganyan? Sige nga. Sino? Lama maalala. Sa New Testament, marami yan eh. Mga busybodies. Sino pa? Meron bang kilala sa Old Testament? Dahil lang sa ganyan? Naalala ko si Nehemiah. Ganyan siya eh. Binabadmouth sila doon sa hari. Sino pa? Si Daniel. Katatapos lang natin kay Daniel, di ba? Si Job. O yun, si Job. Sino pa? Si Joseph. Si Moses. Kapamihan, lahat ganun eh. Di mawawala yung ganyan. Kaya mag-iingat kayo. Ganito gawin nyo. So, siguraduhin nyo muna. Magtanong ka. Yung pastor, madalas, kailangan alam mo yan eh. Kasi maraming ang ganyan. Either hindi sila nagkakaintindihan. Sabi natin talagang masama yung ano nung isang tao, immature. Anong gagawin mo? Ikaw yung pastor, gusto mo magka-ayos-ayos kayo. Dapat alam mo kung paano i-deal yan. Amen? Hindi mo yung pagsasabungin agad. Alamin muna yung totoo. Tapos, sabi niya, laki daw ng tenga mo. Ah, ganun. Loko-loko yan. Ah. Ganun, isa, so, simple-simple, wala kang kwenta-kwenta eh. Anyway, so alam mo, si Satanas na nag-ano noon, mag-ingat, okay? Mag-ingat sa mga sinasabi mo, lalo na negative. Okay? Then, 12. Again, meron ding mga ano yan, ha? May mga pagkakataon na okay lang yan. Pero sa tamang channel, tamang pagkakataon, tamang tao. Sigurado yung mga pagkakatiwalaan. 12. Furthermore, when I come to Troas to preach Christ's gospel, and the door was opened unto me of the Lord, I had no rest in my spirit because I found not Titus my brother. So ito, iba na to. So tapusin na natin doon para ano, ha? Dito na tayo natapos. Ay, Satanas. Kasi, ibang kwento na yun eh. Amen? So maganda ba yung kwento ng Bible? Amen. Exciting ang kompleto mo sa Bible. Kung alam nila, intindihin natin. Kasi ilalagay yan sa context natin. May question ba? Para may time kayo?
Ngayon lang. So, pero kung tatig na tackle natin ngayon ay yung siguradong kaligtasan. Earnest of the Spirit. Pagligtas ka, dideposituhan ka na, binigay na ng Diyos yung Holy Spirit niya sa'yo, sigurado ka na rin ligtas ka. Kaya po, pag tayo man nag soul winning, inaalam natin, di ba? Ligtas ka na ba? Yung iba dyan, oo agad eh. Kasi pero may iba siyang idea doon about that. Kaya ngayon, tatanungin mo pa ulit. Hindi naman masama magtanong, di ba? Lalo sa importanteng bagay. So, malalaman mo, madalas sa hindi, yung mga churches na mahina sa kaligtasan, which is karamihan naman yan, no, except yung Baptist, yun ang totoo eh. So, kaya kailangan mong siguraduhin. Okay? Amen ba? Amen. So, yan ha. Apply natin yan. Yung mga natutunan natin sa Bible study natin. So, at this time, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Nawa, Panginoon, makuha namin lesson dito, Lord, kung paanong yung lingkod ng Diyos, tinatsaga, Panginoon, sila para sila magkaisa. Yung mga, especially yung mga bagay na ginagamit sa tanas, Panginoon, sa amin, laban sa amin, para kami magkagulo-gulo. Mga families namin, sarili namin doon, makita namin malayo pa na pag ito'y pagkilos ng kalaban, alam namin kung paano ito i-deal, Panginoon. So, I pray. Matunan namin ito, especially, maraming salamat sa earnest of the Spirit, Panginoon, na siguradong ligtas. Binigyan niyo kami ng inyong Spirito, Panginoon, nawa. Ito po yung aming apply sa aming soul winning din po, Panginoon. Alamin namin, sino mga ligtas to, hindi. Ibig sabihin, sinabi nilang ligtas sila. Yun na nga talaga yun. So, I pray. Skillful din ang bawat isa, Panginoon. At yung aming mga activities, Panginoon, soul winning again sa extension. Ingatan niyo po bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami, bigyan ng biyaya, ng blessing, Panginoon, sa mga gastos din po, Lord. Makasapat, Panginoon, yung aming funds sa aming mga ginagawa para sa inyo, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo malulati. At maraming salamat po sa pagkain din po, Panginoon. Ang ganda, may mga karawan, Panginoon. Balayan niyo po, Lord, sila. Mayan, si Ate Nolaan G, Panginoon. Ngayon po sila maraming arawan, kalakasan, Panginoon. Ang ganda po, Lord, mag-fellowship kami dito, Lord, na makita namin na we belong to the church. Ito po yung magandang fellowship pag mga ligtas ang inyong mga kasama, Panginoon. Patubahin niyo mo lahat. Aming gagawin, trabaho, Panginoon, pag-aaral. Kayo malulating. In Jesus' name we pray.